Naapektuhan ang ilang negosyo sa Metro Manila at Karatig Probinsya dahil sa rotational brownout kahapon. Sumailalim kasi sa maintenance ang ilang ang Ilihan power plant dahilan para magkulang ang supply ng kuryente. Balitang hatid ni Isay Reyes. Sa labas ng kanilang bahay sa Katipunan Avenue, tumambay sina Ate Nene at ilang kapitbahay. Pasado alauna kasi ng hapon, nawala ng kuryente sa kanilang lugar. Kasi mainit eh sa loob. Wala kayong bintana sa ano eh, sa sala. Pati ang ilang negosyo sa lugar, naapektuhan din. Dapat maaga para nakaprepara yung consumer, hindi na pupunta dito nang bibigla. Pupunta dito, ngayon wala palang kuryente. Na ano nga po yung mga gawa ko eh, natigil. Meron nga akong ng 4 o'clock, hindi ko nagagawa eh. Paano po yung Siguro, pakiusapan ko na ng client. Sa isang karinderya sa Marikina, nag-ilaw ng kandila kahit tanghali dahil walang ilaw. Bukod sa Quezon City, marami pang lungsod sa Metro Manila ang nakaranas ng rotating brownout. Nagka-brownout din sa ilang bayan sa Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Bulacan. Ang brownout sanhi ng pigging sa Ilihan Power Plant, isang proseso kung saan sumasailalim sa maintenance at evaluation ang mga tubo na ginagamit para makapag-supply ng enerhiya ang power plant. Ayon kay Energy Secretary Jericho Petilla, isang beses sa loob ng humigit kumulang 10 taon lang, ginagawa ang pigging at hindi pwede ipagpaliban. At any given time siguro, only about 5 to 6% of the consumers may brown out. No brown out for certain areas, no brown out for a great part of the consumers of Luzon. Kung meron man sa gabi, it will be remote. Sa kabila ng paliwanag, ang Twitter page ng Meralco inulan ng reklamo. Magmula nung Huwebes, meron ng abiso na may posibilidad na magkaroon ng rotating interruptions dito sa ating franchise area. There is a shortage of power. That's why we have to balance the available supply and with that of demand. Ayon sa DOE, magkakakuryente na ang mga nasa lugar na sineserbisyohan ng Meralco. Pero hindi pa sigurado kung maibabalik na ang kuryente sa iba pang lugar na apektado ng brownout. Isay Reyes, GMA News.